Gaya natin. Sa nasabing talinghaga, nakakapanlungo ang alipin na hindi makapagpatawad sa isang napakaliit na pagkakautang sa kanya. So itong pangalawa na to, may maliit lang na pagkakaalipin, samantalang siya yung may milyong-milyon na pagka na utang, pinatawad. Itong konti, hindi niya pinatawad. Di po ba? Sa kanya, ng kanyang kapwa. Pagkatapos na mapatawad siya sa isang hindi na mababayarang pagkakautang, ay ganito naman ang kanyang ginawa sa kanyang kapwa din alipin na may utang sa kanya. Ito ang kahulugan ng aral na ito. Kung hindi tayo nagpapatawad sa ating mga kapwa, lalo na sa mga kasambahay sa iisang pananampalataya, magiging katulad din tayo ng alipin iyon sa talinghaga na nabanggit. Kasi nangyayari po, di ba, sa bawat iglesia, kasi ninyo, nasa iisa tayong paniniwala. May mga pagtatalo-talo niya. Diba? Yung nakaraang issue. Babae, pwede magturo. Tutol ako. May talata. Di tayo magkasundo sa talata na yan. Ibig ba sabihin na magkagaling na tayo? Hindi na ba pwede itong pag-usapan? O huwag na natin pag-usapan yung issue na yan? Ano? Kasi katotohanan, ayaw tanggapin. So may mga ganitong pangyayari. Sa isang, kaya nakalagay dyan, brother. Ibig sabihin, kapatid to eh. Ano? Maging kapatid mo sa laman o sa pananampalataya. Ang sabi dyan, kung hindi tayo nagpapatawad sa ating mga kapwa, lalo na sa mga kasambahay, sa iisang pananampalataya, magiging katulad din tayo ng maliping iyon sa talinghaga na nabanggit. Gayun din, ayun o, ang gagawin sa inyo ng aking ama na nasa langit, kung hindi ninyo patatawarin ng buong puso ang inyong mga kapatid. My Heavenly Father will also do the same to you if each of you does not forgive his brother from your heart. Ganun na lang pakadali. Yun. Ano ho, may proseso yan eh, kaya it takes time. Ngayon ay balikan natin ang katanungan ni Pedro. Ito yung kanina. Nalilampasan natin. Lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong, Panginoon, ilang beses ko po bang patatawarin ang kapatid na laging nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Ano ha? Dahil nga sa kultura ng Mudyo, hanggang 3 lang. 1822. Sumagot si Jesus, hindi lang 7 beses, kundi 77 beses. Ano ang ibig sabihin ng Panginoon Jesus na 77 times na magpapatawad? Kung nakaka-78 ka na ba, stop na. Magpatawad, ganun ba yun? Kasi ginawang literal. Kaya nga sabi natin kanina, figurative do. Figurativo, figures of part, figure of speech, huwag nito nawain literal. Hindi porkit naka 77, pagdating 78, wala na, hindi yun. Ano yun? Ang ibig sabihin ng 77 times ay habang buhay kang magpapatawad. Yun yung sinasabi natin kanilang unlimited. Aalisin mo ang galit sa iyong puso, ipagkakatiwala mo iyon sa Diyos, ang galit mo at pagpapatawad mo. Kaya ang palayain ka. Ang palayan. Ano, mapait, mahirap, kainin, pero katagalan. Masarap na siya kasi nakasanayan mo na. Ganun yung pagpapatawad. Sa madaling salita, kung hindi tayo magpapatawad sa ating kapwa sa pananampalataya, hindi rin tayo patatawarin ng Diyos sa ating kasalanan na hindi tayo nagpatawad sa ating kapatid. Maliwanag na isa itong problema sa isang iglesia. Kasi brother, ha? Na mayroong mga hindi pagkakaunawaan, may pagtatalo-talo, may away, may alitan, ngunit nasa iisang katawan. Nangyari na ba ito dati? Opo. Talata. Ito, unang po rin itong 1-11. Diba may away niya? Meron niyang pagtatalo-talo. Sinasabi ko ito dahil may nagbalita sa akin mula sa tahanan ni Chloe na may mga nag-aalitan sa inyo, mga taga-Korinto. Laging may ganyan. Laging merong hindi pagkakaunawaan. Kaya ang nararapat dyan, pag-usapan ng buong iglesia, ano yung issue? Ano? 1 Corinthians 1:11, my brothers and sisters, some from Chloe's household have informed me that there are quarrels among you. Hindi na bago yan. Kasi ang issue dito sa chapter 1 na to, si Apollos, si Pablo, at ang ating Panginoong Jesus. Ano ha? Merong kampi kay Apollos, may kampi kay Pablo. Meron ditong nagkakaroon ng
na parang contest yung mga tagapangarap. Ang sabi ni Pablo, ang Diyos ang nagpapalago ng mga itinanim namin araw. Hindi kami pare-pareho lang dito mga kamanggagawa. Hindi kayo dapat tumingin sa amin. So nagkaroon ngayon ng, ay kampi ako dito. BBM. B, parang ganun eh. Ano ho? Lenny. Bago ng election dati, nagbabakbakan sa social media. Mga tao talaga. So parang ganito ang nangyari dito na mayroong pagtatalo-talo. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga hindi pagkakaunawaan ng magkakapatid na nanay Jesus? O magiging pattern to sa ating lahat. Tandaan niyo po ha, ano gagawin natin kung merong magkakapatid na hindi nagkakaunawaan? Ito sagot. Lista niyo. Kung magkasala ang isang kapatid, Mateo 18:15. O ayan ha, 18 ano yung kanina, 21. Kaya sabi ko po sa inyo, chapter 18 na yan eh. May kinalaman niya lahat sa forgiveness. Kung magkasala sa iyo ang iyong kapatid, puntahan mo siya. One-on-one. Kausapin ng sarili niya. Pagsabihan mo siya tungkol sa ginawa niya. Kung makikinig siya sa iyo, magkakaayos kayo muli at mapapanumbalik mo siya sa Diyos. Yung pala solusyon. Puntahan. No? Kaso, yung pupuntahan mo lang. I don't want to see you anymore. Patay ka, bata ka. Ayaw ko na lang makita. At siya na may problema, no? Ayaw papunta. Ano po? Moreover, if your brother sin against you, go and tell him his fault between you and him alone. You and him alone. Kayo na lang muna. If he hears you, you have gained your brother. Eh kung ayaw kang pakinggan, pangalawang option. Pero kung ayaw niyang makinig sa iyo, magsama ka ng isa o dalawa kang kapatid sa pananampalataya para ang lahat ng pag-uusapan ninyo'y mapatutuhanan ng dalawa o tatlong saksi ayon sa kasulatan. Ano daw gagawin ng una? Kayong dalawa lang muna mag-uusap. Ayaw makinig. Magsama ka na ng dalawa o tatlo. Kakausapin mo na siya ngayon. Eh ayaw pa rin makinig. Ano na gagawin pangatlong steps? But if that person refuses to listen, then go to him again and bring one or two people with you. Eh ayaw makinig doon sa mga tatlo. Buong kawan na kalaban mo ngayon. Yun yung sinasabi natin na sasabihin sa iglesia. Kung ayaw niyang makinig sa kanila, ipaalam ito sa iglesia. At kung pati sa iglesia ayaw niyang makinig, ituring niyo siya bilang isang taong hindi kumikilala sa Diyos. Bakit? Ayaw sumunod sa kautusan. Pati